Ito po, oh. Pwede po yung itaas. Naitaas po yan. Nabubunot po yan diyan. Nabubunot dito. Yan, para hindi masyadong mahirap buhatin. Guys, magandang umaga po sa inyo. Yan, at tayo po ay gumawa uli ng laying cage. Ang ginawa po natin laying cage ay detachable. Yan, bali ito po ay dalawang layer lang at saka ito pa po yung isa pa. Bali hindi ko na po na videohan yung isa pa dahil nauna na pong ipasok sa loob. Bali ito po ay patong-patong na limang patong. Yan, yung kagandahan po pagkagayang detachable. Yan, na isusuklop lang, magaan siyang dalahin. Oh. Mabibit-bit mo lang siya. Yan, oh. So, pagdating na po doon at isa-isang nahakot, doon na lang po aasimbulin. So, bali, ako po dati ay may laying cage na bumigay na, natumba na, nasira. Kaya ako po ay napilitan gumawa. Pero madami pa po akong nakuha ng materyales at ito po ay hindi ko na binili. Tulad po nitong plywood, nakatipid na po ako sa plywood. At dito po sa painuman, tsaka syempre diyan sa patukaan. Bali, ito pong painuman ay meron pong apat na doon po sa loob yung isa. At saka yung patukaan. Kasi apat na layer lamang po yung pinanggalingan nito. So ngayon gumawa po ako ng limang layer. Kaya kulang pa. Kaya ang nabili ko lamang po na naidagdag ko dito ay PVC. Ginawa ko na pong DDoS para mura-mura. At saka yung pong metal track. Salip na zipper links, metal track na po ang ginamit ko para mura-mura. So, ito na po yung ating laying cage na bagong gawa. Bali, ang binili ko lamang po dito ay mga bakal. Ayan pong mga screen. Yan po ay hindi ko na binili. Guys, bali, ang sukat nga po pala nito. Buhat po dito. Yan. Itong gulungan ng itong sahig nila. Gulungan ng itlog. Ang sukat po ng cage na to kasi ay 2x8. Ito po ang lapad at 8 ang haba. Bali, ito po ay 7 inches at ito ay 5 inches. Ito namang ilalim, baliktad din, baliktad 7 inches at ito ng paharap 5 inches. Bali, simula po diyan hanggang din sa patakan ng ipot ay 12 inches or isang ruler. So, ganito po ang loob niyan. Yan. Bali, itong baling ito 8 feet, hinati ko po din eh. Yan, hinati ko po dyan. Di naging 4 inches. Tapos ito, dinivide ko sa 2. Lagyan ko ng partition na 2. Pero yan po ay baka lang, wala po yung harang. Yan, bali, yan po ang loob nyan. Bali, dito ko lang po nilagyan ng division. Yan. At ang ilalagay ko po dito ay 64 heads lamang bawat pitak. 64, then itong kabila na 4, ito 64 uli. Kaya bali, ito po ay 10 butas kasama yung nasa loob kasi yan po ay 5 layer, 2 butas per layer, kaya 64 plus 64, yan bali 64 times 10, kaya 640 ang mapapalagay po diyan. So mas maganda po yan kasi ito po ay may steel matting. Bago ko po nilagyan ng steel matting. Bago ko po nilagyan ng lambat para hindi po lumuslos. Kasi lumuluslos po ay pagkaganito, diretsyong-diretsyo yung itlog sa egg catcher. Yan. Yan, ginagawa ko po dito ay sa paggagawa nito, yan po ay sakalang pinuputol pagbuo na katulad nito. Paano ba maglagay nito? Pagka po buo na ganito, saka po yan puputulin dito. Then kapag naputol, susuutan mo ng tubo, then i-welding mo yung baba para tama-tama siya doon, para pagka inilagay mo, pagka binuhat mo at isinuklot mo, pasok pa rin uli kasi yan po ay naka-align. Yan. Yan lang po ang maglagay nitong tubo na ito, nakaabang. So, inuulit ko po, bali, ito po ay 5 layer. Na doon na po yung 2 layer.
na pambaba kasi yun po ay akin pong inilalagay doon sa level. Tapos mamaya ipapasok na po ito ulit doon, papatong na po yan at saka ito yan. At dahil ilalagay ko na po doon yung mga RTL na inabot na po ng itlog doon sa kanilang brooder cage. So yan lamang po, at abangan po natin yung video kung magkano po ang nagastos ko dito. Medyo maliit lamang po ang nagastos ko dito. Wala pang 5,000 dahil malaking natipid ko dito dahil puro bakal lamang po ang binili ko. Bakal, cable tie, saka steel matting nga pala. Saka isang metal track at isang PVC. Yun lang ginamit ko kasi nakuha ko pa itong ibang pwede pang gamitin. Yan. Hello guys, good morning. Ito na po yung aking ginawa na quail cage na 5 layer. Dito tayo sa kabila, medyo madilim. Yan. Bagong gawa pero mga luma po yung materyales. Kaya nakatipid ako. Luma po itong screen, luma po itong plywood, luma yung mga pakainan. Ito yung painuman sa likod, luma din. Bali, ang nabili ko lamang po diyan ay mga bakal. Yan, bali gumastos po ako dito sa cage na ito sa bakal ng bali binili ko pala dito ay bakal, steel matting at saka itong isang piraso na metal track at yung isang PVC na ginawa kong painuman na didos lamang ang laki. Nasa likod pupuntahan natin. Bali gumastos po ako dito ng more than 4,000 plus. Bali gumastos po ako dito ng 4,000 plus. Sa baka lang po, steel matting at saka itong mga cable tie at saka itong mga binili natin to. Bali nakatipid po ako sa plywood, sa screen, na plastic screen. Yan, saka mga pakainan at painuman. So, yan na po yung ating 5-layer. Talagang iniba ko po kaysa dati katulad nito. 4-layer lamang to. Sala po sa sukat yan. So kapag ka po ako nagre-repair na, itinatama ko po. Kasi itong mga ito, mga mali ang sukat niyan. Mga 3 ang lapad. Mas maganda po ay 2 lamang. Yan. At maiakyat na po natin dito yung ating mga RTL. At punta naman po tayo dito sa likod. Yan. Ha, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Pero kung mapapansin nyo po, orange to, mas matingkad to kasi ito yung bago. Ito yung dos na ginawa natin na painuman. Yan. Ito ang bagong luma. Bagong gawa pero mga luma ang materyales. Yan. Katulad nito, malapit ko rin ma-repair. Kasi ito yung nabili ko ng mga tubo na. Ayan, nabubulok po ang tubo. Kaya pangit. Ganito po ang nangyari dito, nag-collapse na, kaya yan. Ang ginawa ko tuloy ay di aking inano, aking ni-repair. So, saka yan, na-istilasyonan ko na rin uli ng tubig para pag nalagyan po natin ng ibon, ready na po pati mga patukan at painuman. So, yan lang po ang ating update sa paggagawa po natin itong ating detachable na kulungan. Ito po, oh. Pwede po yung itaas. Naitaas po yan. Nabubunot po yan diyan. Nabubunot dito. Yan, para hindi masyadong mahirap buhatin sa kapag nag-repair. So kapag ako nag-repair po ng ibang mga kulungan, ganito na rin po ang gagawin ko uli. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga bago pa lamang po na hindi pa nakasubscribe, may kasubscribe po para po mapalo nyo po at mag-notify po sa inyo yung mga video ko at maging update po kayo. Maraming salamat po.